tinuguri ang culinary capital of the Philippines, ang Pampanga. Hmm, that's so good. Pero ang kinggaling nila sa pagluluto, di umano, may kasamang pagmimilagro. Yung daughter ko at the age of 3, si Mishka, sakitin. Tapos noon, nalaman namin, meron pala siyang rare type of cancer. Actually, nag-iisa lang siya dito sa Philippines. Anti-cancer agent siya eh. So, kahit papano, nakakatulong po siya na ma-eliminate yung cancer. Pero, may basehan kaya ito? Sa isang pang bahagi ng Pampanga, may pambato raw sila sa higantis ng Angmono Rizal. Pero tanong, kayaan niyo ko kayang pumasok at magsayaw sa loob ng giant puppet? At kung may higanting puppet, may higanting kagamitan din sa kusina. Pero hamon sa akin, makapagluto gamit ang mga ito. Hala, mahalo ko kaya. Sa city of San Fernando, na tinuguri ang Christmas capital of the Philippines, mga panindig balahibong klase ng pangaraling ang nangangatok sa mga bahay-bahay tuwing araw ng mga patay. Abang namaya! Ilang ulit nang napabalita ang tungkol sa mga naospital o namatay matapos kumain ng nakalalasong palaka. Pero sa kainang ito sa Guagua, Pampanga, siguradong malinis at ligtas daw ang mga palakang inihahanda nila. Mga palakang bukid kasi ito na pwede naman talagang kainin. At hindi lang basta ipiniprito ang mga to, may iba't ibang flavor pa. Level up ko ka! Nanunod yung lasa and it's really recommended sa mga Kapampangan at gustong pumunta dito sa aming probinsya. Ang sisig naman ng mga Kapampangan, nagbagong bihis muli dahil ngayon, ipinapalaman na rin nila ito sa empanada. Pero bukod sa sisig, meron din silang humba empanada. At mushroom pesto with cheese empanada. Aba, on the go merienda, the Kapampangan way. Sa usapang pagkain, malaki ang puso ng mga Kapampangan dyan. Pero bakit pati mga gamit nila sa pagluluto, naglalakihan din? Kawa Sandok. Ang lalaki at tataba ng utak ng mga nakaisip ito. Hindi na nakapagtataka dahil may higit 3 dekada na sa industriyang ito si Nanay Lourdes at Tatay Diosdado. Kaya sabi ko sa kanya, magano ka kung pagka alam mong gawin, ako na lang bahalang magbenta. Ayun, nawa ng Diyos. So kayo po yung negosyante, si Tatay po yung craftsman. Ayun, gumagawa na rin ho kayo ng malalaki. Paano po nagsimula yun? Kanino pong idea? Sa kanya po. Yun po kasing suki namin sa Tabok City. Morder siya ng malaking sandok, 5 feet. Pero wala pa kaming ginagawa nun. Apo. Pero nung nakagawa kami, ayun, tinry niya, maganda naman gamitin. Hmm. Kaya nung nagawa ko yung 5 feet, ba, maraming nagpapapicture. Nakikita ko, masaya yung mga tao. Bukod po dun sa 8 feet, ano po ba yung I'm sure, meron pa kayo naisip na gawin? Meron naman po, kailan lang, nakagawa ko ng kawa. Ito po'y display na lang din or pwedeng gamitin din sa... Alam mo na, pagluluto ng... Pwede po. Yung kawa po malaki na yan, magandang gamitin yan sa mga nagluluto ng mga sitsaron. Sa sabi po ng mga gumagawang mga sitsaron nagluluto, sa ibang lutuan daw, yung mantika, nangingitim. Pero dito raw sa aluminum, hindi nangingitim. Mahirap po bang gumawa ng ganyang kalaki? Mahirap din, sir. Depende po sa aluminum. Kasi yung aluminum, meron namang makapal na matigas. Meron din namang mauulma. Kasi pagka aluminum, mainit yan, malambot. Ah. Pero pag lumamig yan, kung gano'ng katigas yung dati, babalik sa dati. Kaya abang mainit, kailangan pupukin ang pupukin. Lahat na ata ng hamon, nagawa ko na. Pero ang magluto sa gahiganting kawa, gamit ang napakalaking sandok, hindi pa. Kayaanin ko kaya mga biyero? Abangan! Sa tuwing may handaan, bidar yan ang lechon. Yun nga lang, ang putok-batok na lechon, hindi magandang araw-arawin dahil delikadong sobrang kolesterol. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may lechon daw na maganda sa kalusugan? Maniniwala ba kayo? Masarap siya kaysa sa baboy. Tapos high protein, less cholesterol.
Presenting ang Rabbit Lechon ng Angeles City, Pampanga. Huwag niyong ismulin dahil pangmalakasan daw ang health benefits ng rabbit meat. I rabbit! Kung health conscious ka nga, ayun, mas okay siya kesa sa baboy. Ako, ano ako kasi high blood. Nakuha ni rabbit, yung mga kailangan na katulad ko na high blood na pwede palang kumain noon. 7 taon nang nagluluto ng rabbit meat ang mag-asawang Michelle at Calvert. Pero bukod sa kita, malaki rin daw ang benepisyong nakuha ng pamilya nila mula sa pagkain ng rabbit, lalo nang ma-diagnose na may cancer ang kanilang anak. Yung daughter ko at the age of 3, si Mishka, sakitin. Tapos noon, nalaman namin, meron pala siyang rare type of cancer. Actually, nag-iisa lang siya dito sa Philippines. So, feeling ko calling po yung nakapag-venture kami dito. Kasi dun sa health benefits, nung upon learning na may natural selenium siya. Okay. Ano yung nagagawa po ng selenium? Anti-cancer agent siya. So, kahit papano, nakakatulong po siya na ma-eliminate yung cancer. High in protein, low in cholesterol. Okay. Ang selenium po, may nakukuha po sa rabbit meat, totoo, meron po. Pero depende sa diet ng rabbit. Dahil on its own, hindi po ganun kataas ang selenium content ng rabbit. Pero kung ito po ay pinapakain ng mga food supplements na rich in selenium, then tataas po ang selenium content nito. Yung kinds of fat po niya, yung tinatawag na polyunsaturated fatty acid or PUFA, mataas din po. Ito po yung mga nagsasabi sa atin na mukhang maganda siyang karne para sa mga pasyente na at risk magkaroon ng sakit sa puso or high blood. Pero pagdating po sa tanong na makaka-prevent ba siya ng cancer, hindi po. Hindi siya nakaka-prevent ng cancer. Hindi din po siya treatment for cancer. Iniisip ko, had I known this thing na parang may health benefits and everything, baka po siguro makakatulong. Humaba ba po yung life? Kumbaga parang you'll try to do whatever you can. To actually try to prevent the disease or help fight it? Yes. Ang itinuturing nilang himala ngayon, 9 years ng cancer-free si Mishka. Matapos tanggalin ang tumor sa kanya noong 2014, tuloy-tuloy siya sa pag-inom ng gamot at pagkain ng rabichon. I retired today as of today. You can retire. I have a job in Pampanga already. Very good. Normally, how long do you cook? 35 minutes. 35 minutes. In the neck area, you check, you slice it to check if there's blood coming out. So there's fat here, no? Yeah. It's on the sweet side, the marinade, no? Mm-hmm. Definitely not native chicken. Chicken. More on chicken than pork. Nothing gamey. No. It's different parts, different taste. So the rib area is, I would say, a little bit tastes like gamey. Okay. Because that's where all the fats are. This one is the leanest part, the back. Mula sa healthier version ng lechon, naka-invento pa sila ng ibang produktong gawa rin sa rabbit. Tulad ng ham, chicharon, caldereta, at ang Japanese dish na katsu. Achieve din daw gamit ang rabbit meat. Sa Santa Ana, Pampanga naman, it's beginning to look a lot like Christmas kapag nakakita ka ng giant puppets tulad ito. Ang tawag nila rito, mahiganga. Mula sa Spanish word na mojiganga, na ang ibig sabihin ay masquerade o pagbabalat kayo. Taon-taon pinagdiriwang ang Mahiganga Festival tuwing Disyembre. Nakagawian na rin nilang isama sa pangangaroling ang mga higanting kaibigan. Nakilala namin dito ang isang grupo ng mga kabataan na kinakaroon daw ang paggawa nito. Itong festival na ito, ilang taon na ba ang sineselebrate ng Santa Ana? 10 po. 10th na? Opo. Kumbaga, na-pass on na ito sa henerasyon nyo. Kailan kayo nagsimulang gumawa ng ganyan as a group? Muna po, kami po muna ng dalawa. Opo. Okay. Bata pa lang po kami. Bata pa lang kayo, gumagawa na kayo. Usually, di ba, pinaparada nyo ito, December. Gano'ng katagal yung proseso? 1 month po. Ah, 1 month din! Ano yan? Ginagawa niyo after class? Pagkatapos po ng klase. Gano'ng ka-importante na hanggang ngayon, binibit-bit niyo pa rin yung tradisyon
na ilang years ago pa nagsimula. Naiisip niyo bang ipapass on yung tradition na rin yan sa mga anak niyo sa susunod na henerasyon? Masaya po sila na nakikita po nila sa hanggang sa henerasyon ngayon na nandiyan pa rin po yung Maiganga. Ilang tao ba pwedeng lumabas? Isa po. Isa? Isa lang po. Isa-isa lang yan. Tapos paano yung ano, salitan? Pagpagod na po yung isa, lalabas po yung isa, papasok na naman po yung isa. Pwede ko ba subukan? Opo. Oh, sige, subukan ko. Yung leg, okay lang eh. Pero yung paghawak mo sa kamay, pag-control mo sa kamay, medyo may kabigatan siya. So, kasi syempre, I think, hindi ko alam how heavy it weighs per hand or per arm. Yeah, I think that's the most challenging part, yung pag-control ng kamay. At kapag sumasayaw, yung mismong, I think, skeletal skirt, yung loob ng ilalim, tumatama sa shin mo kapag gumagalaw. So that's another layer of difficulty. Tapos nun, syempre, yung temperature sa loob. Na kapag sabihin natin, outdoor yan, tapos nun, hindi gabi, tirik yung araw. Wow, medyo mahirap yung ginagawa nila. But kudos to Team Marlins! Sa city of San Fernando, natinigure ang Christmas capital of the Philippines, mga panindig balahibong klase ng pangangaroling ang nangangatok sa mga bahay-bahay tuwing araw ng mga patay. Ngay! Ang tawag dito, paggugusu. Bago mag-November 1, di ba, sabi nila yung mga kaluluwa lumalabas. Yun, parang padasal sa kanila para manahimik. Nagawa namin siya bilang padasal sa mga kaluluwa. Ang goso actually, parang ano, kumokontra sa kalungkutan na nangyayari kapag may namamatay. Ang goso ay isang tradisyon na ginagawa para ipagdiwang ang buhay ng mga namatay. Isang pag-alala sa mga namatay para bigyan sila ng kahalagaan ang kanilang buhay. Tinatayang nagsimula raw ang paggugusu matapos ang una o ikalawang digmaang pandaigdig. So normally, yung goso ginagawa 9 days, parang novena. Pero pwedeng 9 days before November 1 or 9 days after November 1. Inilalaan sa pagpapamisa para sa mga kaluluwa at ibinibigay ng ring offering sa simbahan ng perang donasyon na naiipon nila sa paggugusu. Dito sa Pampanga, nagpapasalamat tayo. Meron kaming Center for Kapampangan Studies na gumagawa ng paraan para ma-preserve at ma-promote pa ang mga tradisyon. Tradisyon, ayaw namin mawala at maputol. Willing naman kami magturo. Ayan, dali lang ng gitara niya. Pwedeng matutunan kahit ng mga masusunod na henerasyon. Nagkakaroon ng snow dito sa San Fernando, Pampanga. Tama ang rinig niyo, Mang Biero. May version ng snow dito na kinaaaliwan ng mga bata. Nag-start kami dito 2021. After 2 years of pandemic, naisip namin yung Christmas village na to para makapagbigay saya sa mga tao, lalo sa mga bata. Mang Biero, welcome dito sa Christmas village somewhere in San Fernando, Pampanga, kung saan bukas sila from October to December. Siyempre, after ng entrance, makikita nyo may sasalubong kagad sa inyo ng mga superheroes or yung mga taong matatangkad. On the left side, you have Santa Claus and the elves. Pwede ka rin magpa-picture kay Iron Man and so much more. Kita nyo naman, maraming tao at maraming kids na at maraming pamilya nag-i-enjoy na dito sa Christmas Village. I think yung isa sa mga major tourist attractions dito ay ang kanilang foam blower. Pero huwag natin tawagin foam blower, tawagin natin snow. Nagkakaroon ng snow dito sa San Fernando, Pampanga from October to December. Malamig? Hindi mo kailangan magdala ng jacket. Naka-shorts lang mga tao, naka-sandals, no problem. Christmas Village na ito or Nights of Lights, nag-iisa lang to sa San Fernando, Pampanga.
Christmas feels din ang siksik, liglig at punong-puno sa sahog na version nila ng nilaga. Hindi ba naisip na kuminsan gusto nyo ng chicken na nilaga or asawa ko, hindi ko makain ng pork, so beef nilaga. Ako gusto ko ng pork, so pork nilaga. Dito naisip nila, apparently it's an old Kapampangan tradition during Noche Buena to serve ang tinatawag nilang parang halo-halo na nilaga. Ligang nilaga ang tawag doon. Meron ng pork, meron ng beef, meron ng chicken, at meron, well, actually yung nilalagay nila dito yung chorizo de Bilbao na my family, it's also a tradition, kapag nagluluto si Manang Mary, yung aming mayordoma na ng nilaga, naglalagay din siya ng chorizo de Bilbao. It's not just for the taste, but also for the color. Advance Merry Christmas. Kung Christmas wish nyo naman ang makinis na kutis, dito raw sa swimming pool na to, achieve yarn! Ang smooth niya sa balat pag ahon mo. Sa isang farm resort sa Porac, Pampanga, nakabubukas lang last year, may sikreto raw ang swimming pool nila. Ito ang paglalagay ng pool ionizers o teknolohiya na diumano, nakatutulong sa pagtanggal ng bakterya at pag-iwas sa pagkakaroon ng lumot sa tubig. Maganda dito kasi parang walang chlorine yung tubig. May iba't ibang options din ang accommodation na pwedeng pagpilian depende sa budget at dami ng guests. Yung kalimihan sa atin, bibingka at puto bumbong ang go-to kakanin tuwing Pasko. Dito sa Pampanga, isang delicacy ang inihahanda lang noon tuwing Christmas season. Kaya ang pangalan nito, hango sa salitang Pasko. How do you pronounce it? Patko. Patko. Ano po ba yung mga ibang flavors niya? Classic queso, the pandan queso. Pandan? Ube queso. Ube queso. And yung latest namin, yung strawberry queso. Strawberry queso. What's your personal favorite? Original. Original. Classic queso. Usually talaga. My favorite. Ayun nga, yun nga siya, crepe nga siya, no? Yeah. It's a flavored crepe. Queso? So. Nyob. Yes, tama po ba? Freshly grated coconut and cheese filling inside. That is the original flavor. It's the Dayak flavor. The collaboration of the texture of the crepe, which is soft. Yes. And then the texturized the nyog. Texture. And then the saltiness coming from the cheese. It's a very harmonious. Yeah, it's so good. Oh my God. I'm surprised na wala masyadong gumagawa kapag... Yes. Ha, talaga? Oh, konti lang talaga yung patko maker. Is it because it's very... I mean, how shall I say this? The process is medyo... Yes, it's... So parang... Sobrang labor-intensive. Labor-intensive. Kaya kung hindi ka talaga passionate about it. Oo. Or hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo, hindi mo pag-chachaga. Hindi mo mararamdaman ang patko. Ay, sorry. Sorry. Mararamdaman ko rin kaya ang tamis ng tagumpay sa pagluluto gamit ang higanting kawa at sandok na ito. May tinatawag na sandok makmak. Grabe naman ko, sandok makmak. Konting mekus-mekus lang. At luto na ang pansit-sisig na inimbento namin for today's papiging. Tinatawag ko kayo lahat para sa isang kain ng bayan. Ready na kayo? Pampanga. Pero meron pa pala siyang mga sorpresa para sa atin. Malaki o maliit man ang naging sorpresa, naging makabuluhan pa rin ang biyahe sa Pampanga.